Ganda, cash is king. Cash is king. Pero yun, no, sige, magawi tayo dun, ano, singit na topic. Merong ano, merong parang naglalabang idea, prinsipyo. Yung isa, mga car owners dalo to. Yung binili ko, hindi naman utang, parang ganun. Ah, yung gano'ng mentality. Tapos yung kalaban nila, yung mga, naku, hindi ka lang na-approve sa bank loan. Kasi may mga ano, may mga sasakyan diyan na naglalagay pa ng sticker na at least hindi utang. Pero kahit bulok-bulok na yung kotse, luma. Pero for sure na yun lang afford mo eh. So bakit kailangan mong i-bash or kailangan mong magalit yung sa mga na-apply nung ano, ng car loan para makabili ng mas okay na kotse, latest na kotse. So para nandun naglalaro yung trip mo yan, wag mong pakialaman yung trip ko. Parang gano'n. Kayo, ano ba? Okay, mauna mo na yung ano, expert car guys. Hindi mo na car guy, ito car guy. Yung car guys. Nasaan ka doon sa yung statement lumang na kotse pero binili mo ng cash? O yung doon ka sa mag-apply ka ng car loan para makabili ka ng maayos na latest na kotse? Hindi sa sitwasyon mo sa buhay yun. Kunwari, ikaw nga. So, ako? Sa standing mo ngayon? Standing mo ngayon. Sa mga okay sa'yo. Actually, mas gusto ko luma eh. Pero hindi yung halos bulok na. Ay, hindi. Ano yung project car? Hindi, pwede naman. Pero ano yung start from scratch? Gusto ko project car. Gusto ko bubuhayin ko sarili. Oh, magastos din in, at the end yun ha. Yung mga ano. Mas mahal pa yun. Iba yung re-registro yun. Mas mahal. Registro pa yun. Engine number, gano'n. Ticket from me. Number. Ayan. Ticket from me. Bumuli ng ano, luma. Bumuli ng walang brake. Hindi, may brake yun. Pinabit ako pa. Pero wala mo lang brake pedal nito. Issue walang brake pedal. De, pero ano, ang ano diyan, ang tip talaga diyan. Maganda ka talaga ng malaking pera pag magbubuo ka ng project. Project car. So, baka Benz 'yan. Ano 'yan? Christian Gonzalez. Pero kung gusto mo wala kang problema, edi brand new bilhin mo. Brand new. Oo. Pero ang ano diyan, ang take nga doon. Oh, why not boot, 'di ba? Afford mo. Kasi 'di ba nga, may sabi ni sir, merong mga na babad trip doon sa mga na-approve sa bank. Tapos dahil hindi sila na-approve, bibili syempre sila ng second hand. Tapos ilalabas nila yung frustration. May mga nakalagay nga sticker at least hindi utang. Ano nga yan eh? Sige. Babaw naman. Tapos makikita mo yung sasakyan nila, yung mga super saloon na bulok-bulok na. Kung saan sa Royal Saloon na maayos. Tapos, pero ano nga dyan eh? Sige, i-compare natin yan. Let's say, bahay naman yung usapan. Ano ba mas okay sa'yo nito? Or sa inyo? Maliit na bahay. Parang let's say, puta, apartment space na sobrang liit lang. Mm. Pero sa inyo lang talaga, binayad nyo yung cash. Mm. Or, let's say, house and lot siya. Na may bank loan ka. Let's say, cash yung pang future generations mo na kaya mo i-pay off in 15 to 20 years. Ano mas okay pakinggan sa dalawa? Parang, kung yung apartment lang na maliit, parang short term masyado eh. Pangalawa. Pangalawa talaga yung renta. Investment eh. Eh kung bank loan lang naman, investment yun na rin. Depende nga sa ano eh, sabi nga nito. Depende nga sa... Depende kasi sa pananaw mo eh. Una sa lahat, magre-reproduce ka ba? Pero ng lahi mo? Hindi, totoo naman eh, di ba? Paano kung dingwad ka lang? Paano kung tatapusin mo na yung lahi mo sa'yo? Oo, dito ka na lang sa apartment. Doon ka na lang, hanggang mabulok ka na doon. Situational nga. Hanggang mabulok ka na doon na kung ikaw, example, ayaw mo masenso eh. So, more on ano, more on marriage side yung isa sa deciding factors. Oo, sa dingquad sa pala sa perspective na yun. Pero pagdating sa mga pakinggan yun. Dingquad. Parang dingquad. Di ba parang ano yung insulto sa ano yung pag nanotay ng mga American TV shows? Hindi, kasi imbis dick. Ah, so dick yun. Dickquad. Ah, dickquad nga. Oh, dickquad yun. Hindi, pero yun. Ayan, Gen Z perspective yan. Nung ano. Ayun, sabi lang namin, dick, nagkatatlong viewer. Dick. E, mapakita mo na yung dick. Ang deciding factor nyo talaga ay pamilya. Kung magpapamilya ka, kung bibili mo. Eh kung dalawa lang naman kami. Pag yan sa bahay, pero pag sa kotse, ikaw, Jerry. Gagawa kang pamilya sa kotse. Hindi, kasi hindi naman. Kaya naman. Kaya. Hindi sa kotse. Naka-modern family. RV ka. Sa ngayon kasi hindi ko alam sagot din eh. Binigyan ka kasi laging, sa kotse. Laging hand-me-down yung mga sa akin. Pero at least nagagamit mo, diba? Okay, given na hand-me-down yun, so syempre, nasa lumang kategory yun. Ano pwede mo sa luma? Ba't may luma? Hindi naman masakit sa ulo doon. Oo, wag lang yung bulok nga. Sa pag-maintain mo naman. Oo. Wala naman yung bulok. Hindi, ano yung naman kasing brand new, pero yung consumo ng kasulina, magandang lakas. Opo.
Uy, ganda ano, in contrary doon, mas matipid yung mga bago. Hindi, yung, I mean, kunyari yung dream car ko na lang, Defender. Hindi, kumbaga, kung baka pili mo ako sa luma, tapos Defender. Eh, parang doon, no? Kung mayaman ako. Pero kung ako mismo ngayon, kung, luma ako. Kasi kung ano yung... Pero kasi, ito, magkakaroon ka ng ano, magkakaroon ka ng sinasabi nga ni King na parang leverage dyan kung paano mo gagamitin yung bibili. Okay. Kunwari, okay, sa kotse, syempre, bibili ka ng brand new, kunwari, ah. Tapos ang dami mo kasing pwedeng gawin, pampasok mo, oo. Or yung iba, pinanggagrab na hindi full-time, ah. Part-time, ano sa'yo, pagkatapos ng work? Nag-uwian, sige, grab muna ako para lang may panggas ako ng ano. Not bad, diba? Uber. Or kaya, pinangpaparent kapag weekends. Ang daming ano yun. Anyways, parang, parang kung bagay, papayigot mo lang yung pera. So, kunwari, sa bahay naman, yung sinasabi niyong bibilhin mo siya ng hulugan, mortgage. Yung iba naman kasi, di magmo-mortgage. So, patak. Tapos nagkaroon siya ng bonus. Ilalaglag niya yun sa principal ng utang sa bahay. So, liliit ngayon yung monthly niya sa kayo interest. So, may mga ganong factors. Kaya, yung isang malaking bahay nga na binili mo ng mortgage nga din, nagpaparent ka pala doon. Hindi lang siya yung black and white na na pangit kapag utang, maganda kapag cash. Eh, kung hindi mo afford, bumili ka agad, pero at the same time, may means ka naman, maganda naman credit score mo. Or kaya, may plano ka namang magnegosyo, kailangan mo lang ng financial assistance. So, hindi masamang mangutang kung responsible ka, mangutang. Yun naman talaga importante. Basta, kaya mo bayarin yung money. Hindi kayong manghihiram, tapos walang ano, walang kapalit, walang pabalik sa'yo. Lahat palabas. Pangit yun. Para yung mga ano, binabasa kong story ng before, nag-ano siya ng motor, na ano po, PCX yata yun. Hulugan. Okay, nakabuo siya ng 10K. Tapos mamaya, pinapahatak sa kanya ng after 2 months kasi hindi niya kaya bayarin. Parang kumbaga, ginamit na niya pang form. At tapos pang... walang means palang pambayad talaga. Oo, parang kumbaga, nakapagay po siya ng 10K. Kasi naman nakukunin yung pambayad mo na, let's say, 6 months. Ay ano, ay 6K per month. Wala. Pinang... Gagamigin niya pang ano, riding in tandem. hindi naging effective na riding in tandem. Good business. Good. Ikaw ba? Financial. Sa utang ka o sa kaya pa naging ano to? Kaya pa naging financial challenge to? Off topic lang. Bukod sa mga nangyari ngayon sa Pilipinas. Eh, alam mo, ano eh, bansa, nangutang, wala namang bumalik. Yeah.